The House of Colab, a show that showcase ang tunay na buhay ng pagiging isang content creator. Iba't ibang storya ang nasaksihan ng mga viewers, but we will show you the never seen before stories of how to be a content creator and how the House of Colab elevated their life as an influencer. Konnichiwa, atashiwa, kaito mga ikawades, 23 years single mom from Nueva Ecija. So, ayun, sa pagiging content creator ko, isa lang naman masasabi ko eh. Mahirap siya, pero masaya. Actually, bilang content creator, mahirap siya, pero at the same time, if you love your work naman, ano siya, nagiging easy siya sa lahat ng bagay and ma-enjoy mo talaga kasi you love your work eh. Sa ngayon yung estado, medyo okay na. Okay talaga. Pero yung una talaga, sobrang mahirap. Mahirap siya, bakit? Kasi everyday kang mag-iisip ng content mo, everyday siyang struggle para sa akin na pag ginawa ko ba to, magugustuhan ba ng tao? Pag ito ba yung pinasok kong field, is there a chance na ikakaangat ko ba to o ikakababa ko? Kasi gusto ko siya. Tapos, nirisgo ko talaga lahat, kahit sa trabaho ko, parang kahit na sa trabaho ko, okay yung sahod ko, parang walang tawag sa akin, parang di ako bagay dito, parang ganun. Na parang merong doubt sa pagiging content creator ko. Masaya siya, bakit? Kasi na-enjoy ko, na-express ko kung sino ako, nasasabi ko sa, or na-share ko sa tao kung sino ba si Kate? Mga naiisip ng mga tao sa content creator, madami po eh. Some people thought kahit yung mga content nila na super pure and genuine, sinasabi na for the clout lang yan. Kasi alam nilang marirelate yung tao. Mga scripted lang yan, kahit mostly sa mga video hindi siya scripted. Ginagawa nila yun kasi content. And some other part, people take it serious kasi bilang isang content creator or let's say influencer, we influence good stuff, not mostly mga bad stuff or what. Kasi para kasing pag sinabing content creator, nagre-reflect sa'yo yung mga ginagawa mo. You have to give, like, show people good image. Like, for example, ako kasi, in different social media, iba-iba yung ginagawa kong content. Like sa TikTok, more on pa-cute or susunod sa mga dance trend, ganyan, or kung ano man yung sikat sa TikTok. Ayun, some part ng mga tao, for the clout, for the script, pero not all of it, guys. Seryoso talaga yung mga content creator kasi it's also our work. Mabigat na word yung trabaho, pero some would say, di naman trabaho yan eh, content creator lang yan, ginagawa nyo lang yan eh. Pero the fact kasi na, yung content creator, tanggapin na natin siya na trabaho na siya. Alam niyo kung bakit? Kasi kumikita kami ng pera dito. And at the same time, ano bang ginagawa ng mga nagtatrabaho na normal na tao? Kumikita ng pera pag ginagawa mo yung trabaho mo. Ganon din sa amin as a content creator is ginagawa na namin siyang work. Sharing everyday kung ano yung what's happening with your life. It's more of treasuring the moments every single day. All I want to do is bilang content creator kasi yung buhay ng isang content creator, guys, is teaching you na kailangan yung i-improve yung if ever. Kasi more on madami talagang taong nagsasabi, ay wala akong talent, walang ganito. Guys, bilang isang content creator, nag-explore kayo. Para lagyan mo sa ng puso para at least yung content mo hindi pilit. And yung buhay ng isang content creator, sa mga beginner, siguro, sa mga bago pa lang sa social media or sa pagiging content creator, mahirap siya. Kung gusto mo talaga, kung gusto mo nga magiging content creator. Enjoy your work, I swear. Sobrang easy siya gawin and ma-enjoy mo yan, di mo mamalayan na, ay shoot, ang dami ko na palang nagawang video, ang dami kong pwede i-share sa tao, ganun lang. And para sa akin, it's more of fun lang siya para sa akin and hindi ko siya nakikita as work before. Kaya, kung gusto nyong maging content creator,
kung gusto yun, yan yung passion yung i-pursue nyo guys. Kasi walang problema. Everything will be so easy for you as long as ini-enjoy mo yung trabaho mo. And hindi lang basta masaya lang tong content creator na to. Oh, na-enjoy ko siya, na-express ko yung sarili ko. Pero at the same time, may pera talaga eh. Yun lang yun. Yun lang yung para sa akin. Yun yung nakakatawa sa content creator. Nung pumasok talaga ako ng The House of Collab, as in, to be honest, zero talaga. Zero, as in zero. Alam niyo kung bakit? Hinatid lang ako ng pamilya ng ex-boyfriend ko with zero money. Pero nung pumasok ako dito, ay ito pala. Mas okay pala na ano, mas okay pala to. Tapos, nung pumasok ako, syempre nga, enjoy lang ako, ganyan. Until pinakilala sa akin yung ibang brands, yung worth ko as a content creator, hanggang sa nakita ko yung value ko. Actually, dito ko naranasan talaga sa talk na magka-earn monthly 60 digits. Itong nagpapasaya pala sa akin or nagpapa-express ng sarili ko sa akin is I can turn that into money. Into real money kung saan makakatulong sa akin, sa pamilya ko at sa sarili kong pamilya. Sobrang blessed ako that time. Sabi ko, oh my God. First time ko in my whole life, dito ko lang naranasan magkasahod within 1 month, 6 digits. So sabi ko, it's a blessing and it's also more on na mamotivate ako gawin lahat ng mga bagay dito sa THOC. Kaya thank you so much sa management kasi hindi din kami pinabayaan dito eh. With The House of Collab, ang dami kong learnings na hindi ko nga alam that time na kikita ka pala sa Facebook. Hindi ko alam that time nakikita ka sa shorts. Hindi ko din alam that time na marami kang platforms na makikilala through The House of Collab na kaya kang tulungan sa financial needs mo. Kahit kumikita ka na sa dito, at least tinuturuan ka pa rin paano pa ilawak yung worth mo, yung kita mo din. Yun talaga yung ano eh. At least malaki din tulong dun para sa pamilya ko. They are also the reason why kaming mga content creator dito, umaangat lang na umaangat, hindi pa baba. Kasi once makita nila na you're not growing, they will help you. Hanapan, tulungan ka nila, maghanap ng way kung paano ka talaga mismo mag-grow. Kasi ganun sila kaalaga sa mga artist nila dito, guys. And dun ko mapapatunayan sa tao na hindi lang The House of Collab to, kundi para siyang The House of Money na spoon-feed sa'yo, gagawin mo na lang, makikita mo yung result afterwards. Ganun na ganun yung nangyari sa akin. Na nung season 3, medyo baby pa lang ako, newbie, ganyan. In-spoon-feed lang ako ng in-spoon-feed. Ito gawin mo, ganito gawin mo sa content mo, improve mo sarili mo, improve mo yung pakikisama mo sa tao. Magre-reflect yan. Dati, I don't know my niche. Yan talaga yung pinaka-nahirapan ko sa lahat. Hindi ko alam kung ano yung niche ko, more on. Sobrang random talaga ako in stuff. Unlike ngayon, nung pumasok ako, doon ko nalaman kung saan ako malakas, doon ko nalaman kung ano yung niche ko when it comes to my contents and social media. And mas okay ako dito kasi parang nalagyan na ng ano eh, kung paano ka mag-work, parang ano eh, professional way. Ang dami kong natutunan dito sa talk. Actually, nung pumasok din ako nung talk, before, meron naman ako sariling fandom nung nasa labas pa. Pero unlike right now, doble-doble. Unlike right now talaga na parang umaangat. Kanyari, dati ganito lang, daos ngayon parang paganto, paangat tayo. Na-realize ko, hindi lang pala ako sa content creator magaling. Hinasa nila ako ang magaling na host. Sumabak ako sa mga birthday party host, sumabak ako sa casino host, sumabak ako sa kahit sa outside THOC na hosting. Bakit? Through The House of Collab. Hindi ko naisip sa sarili ko na kaya ko pala yun. At least kung matapos ng season, at least may ano na ako, may handle din na may ano para extra credits. Hindi ko na mabilang pero at least madala-dala ako talaga to. Ang daming ko talagang natutunan dito, which is hindi ko maisa-isa, pero I am so thankful sa management. At ayun nga guys, sana may natutunan kayo sa mga sinabi ko. At para to sa mga inspiring content creator at ito ang buhay ng isang content creator dito sa The House of Collab. Hi guys, this is Mitch Raimundo, your Mr. Talk 2023. Shoutout nga pala kay Jemay Santiago at Al Francis Zaragoza. Kaya kung gusto mong ma-shoutout,
comment down your favorite content creator para sa susunod sila naman ang mag-shoutout sa'yo. Kaya naman, kung gusto mo maging updated, like, comment, share, and subscribe dito sa aming YouTube channel para updated ka lagi sa ganap dito sa loob ng mansyon sa The House of Collab Season 8.